All right, so we're back on track at nag-change outfit tayo para naman halata na para hindi mahalata na tayo ay one day recording lang. Okay? So ipagpatuloy na natin yung discussion natin about adjusting entry, and this time ang pag-uusapan natin ay deferred revenue. At kung ano man 'yan, malalaman natin dito sa mga susunod na slide. Okay? So sige, simulan na natin. Yeah. Deferral, di ba? Yeah. Ano bang ibig sabihin ng pag sinabing deferred? Okay. Sa madaling salita kasi dinidelay mo ito. Okay. At since ang pinag-uusapan natin, di ba, ang keyword natin dito ay delay. Okay. In delay in what terms? Okay. Yung pag-recognize. Yan. Okay. Or yung pag-record. Okay. Ng revenue. Okay. Kumbaga, di ba? Dito kasi sa deferral, since katulad ito ng prepayments, it's just that sa deferral, ikaw ang nakakatanggap ng pera. Sa prepayments kasi, ikaw ang nagbabayad. So dito, ikaw ang nakatanggap. Okay, by default, okay, bakit dinedelay mo daw yung pag-recognize or pag-record ng revenue? Ang ibig sabihin niya dito, okay, pag may natanggap kang pera as advance payment, hindi mo muna siya dapat i-consider na revenue muna. By default ha. Okay, by default. Na revenue muna. Kumbaga, halimbawa, nagpapaupa ka at ako ang umuupa. Ngayon, nagbayad ako ng advance payment for the whole year na yun. Okay? Ni hindi ko pa man lamang nagagamit yung space na inuupahan ko. Ngayon, ikaw, by default, okay, kung tutuusin, utang mo pa yun sa akin. Pero syempre, hindi yung pera ang utang mo sa akin, kundi yung paupahin ako dun sa pinarerentahan mo. Okay? Kaya nga, habang hawak-hawak mo yung pera at hindi pa ako gumagamit ng space, considered kasi yon by default na liability. Okay? At ang utang mo sa akin, bilang ikaw ang nagpaparenta at negosyante, eh ipaupa sa akin yung space. Yan. So by default, kaya sinasabing deferred or dinedelay mo yung pag-recognize ng revenue. But of course, syempre, may pag-aaralan din naman tayo ditong dalawang method. Na pwede mo rin naman talaga siyang recognize alternatively as revenue na kaagad. Pwede naman yon. But by default, okay, and ideally, once na nag-advance payment ako sa'yo at wala pa akong natatanggap na kahit anong servisyo, hindi pa ako umuupa, utang mo pa yun sa akin. Okay, tang utang mo ay bigyan ako ng servisyo, ipagamit sa akin yung space, so on and so on. Okay, yun ang concept ng deferral. Okay, so ngayon, yan. Itong deferred revenue, okay, or deferred income makikita mo, okay, sa basic accounting, tinatawag din siyang unearned revenue. Okay, actually, kabaliktaran ito ng accrued revenue. Okay? Bakit? Kasi sa unearned revenue, okay, kaya nga nakalagay na word na unearned. Yan. Ang ibig sabihin kasi nito, okay, may hawak-hawak ka ng cash, okay, pero hindi mo pa siya na-earn. Okay, kaya nga sabi dito ay cash collected but not yet earned. Yan. Kasi nga, syempre, what if, halimbawa, nasa kontrata natin na, pwede ako mag-refund kung ayoko na, kung hindi na ako magre-renta ng space. So, ang mangyayari, kung nirecord mo na yun as revenue, tapos binawi ko, o edi magre-reverse ka din ng entry mo na revenue, mawawala yun sa'yo. Di ba ang pangit tingnan sa libro nun? Okay, kaya nga, conservatively, okay, nire-recognize muna siya as deferred revenue or deferred income or unearned revenue or unearned income. Okay, but eventually, halimbawa, kapag umupa na ako ng January, February, March. Okay. Yung portion ng monthly na yon na-earn mo na. Okay. Kaya itong unearned revenue, eventually, nagiging earned din siya. Yan. Okay. Eventually, kapag syempre, dumadaan yung panahon na gumagamit ako ng service mo or nung, di ba, kung nagpaparenta ka nga, nung spaces. Okay. Nagagamit ko na siya. Yan yung time na masasabi mo na revenue na siya. Kabaliktaran ito ng accrued income, kasi sa accrued income, anong nangyayari? Okay, doon, already earned but not yet collected. Sa madaling salita, di ba, nag-record na ng revenue kahit hindi pa nakakakolekta. Ito, may collection na, yun nga lang, unearned pa. Yan, okay. At katulad din sa prepayments, na kung saan may dalawang method ang pagre-record ng deferred revenue,
Diba? Doon sa prepayments, review natin. Merong asset method at saka expense method. Okay. Since ito ay revenue, deferred revenue, okay, kabaliktara naman. At ganun din, may dalawang method din siya. Liability method at saka income method. Kung mapapansin mo, diba? Sa prepayments, asset method at saka expense. So dito, kabaliktaran. Liability at saka income. Kung ano man ito, pag-uusapan natin dito sa kasunod na slide. Okay, sige. Kasi marami talagang nililito rito sa portion na to. Yan. Okay, katulad din ng in-example natin sa prepayments, ganun din ang i-example natin dito sa deferred revenue para hindi nakakalito. Okay? Okay, so halimbawa ikaw ay negosyante at nagpapaupa ka. Okay, so rental, leasing ang iyong business. Okay, at meron kang calendar period. Ibig sabihin, ang accounting period mo ay from January 1 to December 31. Ayan. Okay. Ngayon, halimbawa, ako si customer. Okay? Ang ginawa ko, nagbayad ako sa iyo ng renta in advance. Okay? So, as of May 1, yan, umupa ako sa iyo. At tulad din ng example natin sa prepayments. Okay? As of May 1, umupa ako sa iyo. Ang bayad sa upa ay 10,000 monthly. Okay? 10K per month. Yan. Okay, so ang ginawa ko, binayaran ko na yung pang isang buong taon. So, a total ng matatanggap mo ay 120,000. Kasi 10,000 per month times 12 months, that's 120,000. Okay, pero May 1 nangyari yung transaction. Yan. So, itong 120,000 na nasa kamay mo at hawak-hawak mo yung pera, eh paano mo ba siya ire-record at the beginning? Okay? Siya ba ay definitely debit cash ito kahit anong method kasi nakatanggap ka ng pera eh. The question is, ano ba siya? Liability or income? Okay. Sabi ng ano ng accounting standard natin, pwede ka naman mag-recognize ng liability method at saka income method. Wala namang problema. Okay. Pero syempre, iuna natin si liability method. So, pwede mo daw siyang i-record assuming May 1, di ba? May 1. Yeah. 2021 din. Okay, dahil naka-receive ka ng cash, pag-debit ka ng cash. Magkano? 120,000. Ayan. Okay. At dahil liability method ang treatment mo dito, okay, ang gagawin mo ay unearned. Pwede naman yung unearned. Eh. Unearned rental income. Okay? Or pwede rin unearned rent. Wala namang kaso doon. Walang problema. Okay? Either way, okay, liability pa rin siya. Kaya nga unearned rental income. So ganyan mo siya pwedeng i-treat. Okay? Kapag liability method ang ginamit mo. At ideally, ito naman talaga yung dapat mong gamitin. Kasi nga hindi pa nga ako nakakagamit ng space, 'di ba? Kakabayad ko pa lang ng May 1, hindi pa lumilipas ang araw, pero ire-record mo na siya. Yan. Kaya ganito ang recording mo as of May 1. Ngayon, kapag ang pinili mo naman ay income method, okay. So, i-record natin, May 1. Comparison kasi ito eh, di ba? May 1, yan. Okay. Ganun pa rin, syempre, makakatanggap ka ng cash. 120,000. Yan. Okay. Ngayon, instead of liability, eh, iti-treat mo na ito as income already. Kaya nga, ang credit mo na dyan, rental income. Okay? 120,000. Okay? Kaya kung mapapansin mo, sa method ng liability method, tinreach siya as liability or tinreach mo siya as liability. Sa income method, dinreach mo na kaagad na income kahit hindi pa ako nakakapagsimulang umupa. Okay? Allowed naman yan pareho. Pero syempre, at the end of the day, either kung liability or income method ang ginamit mo, kailangan mo pa rin silang i-ano? I-adjust. Okay? Kasi nga, okay, kung liability method ang ginamit mo at natapos na ang taon, di ba? From May 1 to December 31. Question, as of December 31, utang mo pa rin ba yon under liability method? Hindi na. Okay, kasi meron ka na dong portion na na-earn. Okay? Katulad din nung sa prepayments, di ba? Meron na dong portion na nagastos. Di ba? Naging expense na consume. Dito naman, may portion ka na na-earn at kinita. Okay? At kailan yun?
May, June, July, August, September, October, November, December. Walong buwan, may kinitas ka na sa akin. Okay? At yung apat na buwan, yun yung okay, utang pa. Utang mo pa sa akin. Okay? Yun. Ganun kapag liability method ang atake. Okay? I-update mo yung account. Kasi nga, as of December 31, hindi naman lahat utang. Meron ka ng kinita doon. Okay? Ngayon, dito naman sa income method, punta tayo dito. Okay? Dahil nga tinrit mo siya as income na kaagad. Okay? The problem is, pagdating ng December 31, meron kasi diyang portion na utang ka pa. May utang ka pa. Okay? At ano yun? Apat na buwan pa. Which is January, February, March, April 2022. Yan, di ba? So meron pa akong right na umupa sa'yo at ikaw may obligation ka na paupahin pa ako for the remaining months of 2022. Yan. So ibig sabihin, ipapakita mo naman sa income method, okay, yung portion na unearned. Kasi dito, di ba, nung nirecord mo, earned portion yung pinakita mo eh. Well, in fact, hindi pa naman talaga siya earned. But however, as of December 31, kailangan maipakita mo magkano pa yung hindi mo na-earn na portion. Kaya nga, under liability method, ang pinapakita mo rito ay ano? Earned portion. Sa madaling salita, magkano na talaga yung kinita mo. While in income method, ang pinapakita mo ay yung unearned portion. Okay? Pag nag-adjust ka na, pag nag-adjust ka, yan. Okay? So, tingnan natin yung adjusting entry. Siyempre, parehong, pagsabayin na natin, di ba? Pareho yung magre-record, mag-update ka as of December 31. Yeah. Okay. At ngayon, katulad din ng technique na itinuro ko sa'yo, okay, dun sa prepayments, ganun din ang gagawin mo dito. Okay? Since ang unearned rental income ay isang liability, tama ba? At ganun din ang rental income. Okay? Pareho silang nasaan. Normal balance nila. Credit. Kaya nga naka-credit dyan eh. Diba? Credit, credit. So, pag nag-adjust ka, okay, alam mo na kung anong gagawin mo. Mapupunta siya dun sa hindi niya normal balance. At ang ibig ko sabihin dun, kung credit siya, dapat ma-debit siya at the end of the accounting period. Kaya nga, pagdating dito sa December 31, okay, ng liability method, itong nakakredit na unearned rental income na nirecord mo ng May 1 ay madedebit na dito. Okay? Ibig sabihin nan, nabawasan na yung iyong utang. Okay? At magkano, di ba? Mamaya, i-compute natin. At ngayon, dahil nabawasan na ang utang, ibig sabihin, portion nun, naging rental income na. Diba? Kasi na-earn mo na, which is yung walong buwan nga from May to December 31, 2021. Samantalang dito sa kabila, punta naman tayo dito sa income method. Diba? Dito naman, okay, ang ipapakita mo, yung utang mo pa. Okay, kaya nga ang mangyayari, madedebit si rental income, okay, at makikredit si unearned rental income. Okay, ang tanong na lang ay magkano ba dapat? Okay, sige, pakita natin. Buray na muna natin ito. Yeah. Okay. So sabi nga natin, magkano daw yun? 120,000 pesos. Okay, i-divide natin sa 12 months. Sabi nga natin, that's 10,000 monthly. Okay, per month. Okay, ngayon, dahil nga dito sa liability method, ang ipapakita mo ay yung earned portion na yung earned portion na dapat. Okay. Magkano ang na-earn mo na? So, bibilang tayo ng buwan, 'di ba? May, June, July, August, September, October, November, December. That's 8 months. So, multiply mo lang sa 8 months. Okay. And that's 80,000 pesos. So, ibig sabihin, ang naging rental income mo na ay 80,000. Kaya nga dito sa liability method, ang magiging amount natin ng rental income ay 80,000. Kaya nga ilalagay mo ganyan. Okay? So, kung 80,000, di ba, ang earned portion, yan.
So malamang eh yung 40,000 ay unearned, tama ba? Unearned portion. So i-total mo yan, that's 120,000. Yan. At para patunayan ko sa iyo kung tama ang sinasabi ko na 80,000 ng earned portion, gagamitin ulit natin, siyempre burahin ko na to. Gagamitin ulit natin yung T-account method natin para mas maintindihan. So ipa-plot natin dito sa T-account na naandito yung mga recording natin na ginawa under liability method. So pangalanan natin, ito ay cash, ito ay unearned rental income, URI. Okay, at saka rental income. Okay. So i-record natin yung nangyari ng May 1. Diba? So nag-debit ka daw ng cash ng May 1. May 1. Magkano? 120,000. Diba? Check tayo dyan. And then credit, unearned rental income. Magkano? Oh, 120,000. May 1. Ayan. And then pagdating ng December 31 na mag-a-adjusting ka na, ang ginawa mo, dinebit mo yung unearned rental income na 80,000 pesos. At nag-credit ka ng rental income na 80,000 pesos. Okay? Yeah. Okay, so determine the final balance. Double rule, 120,000. Ito, okay, 80 minus 120 or 120 minus 80, that's 40,000 pesos, di ba? Yeah. Credit side, kasi liability to. And then ito. Yan. Okay. So ang tanong natin kanina, i-verify natin kung ang na-earn na ba na portion ay 80,000 talaga. At kung mapapansin mo dito sa T-account, tama, 80,000 naman. Okay? At di ba kung 80,000 ang earned, malamang yung unearned ay 40. Tama ba na 40,000 ang computation natin? Tama. Okay? So pag pinag-total mo yan, 40,000 plus 80,000, that's 120,000 na total ng binayaran mo. Ibig sabihin, tama ang adjusting entry mo dito sa liability method. Okay? O, ayan. Diba? So, yan. Burahin na natin. Diba? Ipakita naman natin kapag ang ginamit natin ay income method. Okay? So, again, dito ang pinapakita mo yung unearned portion. Diba? At sabi nga natin, magkano na ang na-earn mo? 80,000. Therefore, magkano pa ang hindi mo na-earn? Diba? 40. So, ilagay mo rito, 40,000. At kung mapapansin mo, diba, 80, ayan o, 80 plus 40, diba? That's 120,000. Ngayon, para malaman natin na ang unearned rental income ay 40, again, ipa-plot ulit natin para, diba, mapatunayan natin. So, cash, and then we have rental income and unearned rental income. Okay, ganun ulit. Nag-debit tayo ng cash noong May 1. Magkano? 120,000. Okay, and then credit, di ba? 120,000. May 1. And then during the adjusting entry, nag-debit tayo ng rental income na. Okay, magkano? 40. Oops, yeah. Wala. 40,000. Yeah. And then credit, natin dito. Then dito, we credit and earn rental income na 40,000. Yan. Okay, so determine the final amount, double rule. Dito, this is 80,000 pesos. Okay, and then dito, 40,000. Okay. Tama ba na na-earn mo lang dapat ay 80,000 kasi nga 8 months times 10,000, that's 80,000. Check nga natin yung rental income final amount. 80,000. So, ibig sabihin, tama. Okay? And then, ang unearned portion, syempre, yung complementary niya, 40,000. So, a total of 120,000 pesos. Therefore, tama ang journal entry natin dito or ang adjusting journal entry. Yan. Okay? So, ayo, malinaw na ha. Either way, kung liability method man ang gamitin mo or income method, okay, pareho pa rin ang kalalabasan na ang rental income lang na na-earn mo, kahit balibalik ta rin mo yan, 80,000 pa rin talaga. At ang hindi mo pa na-earn ay 40,000, a total of
20,000. And that is the concept of liability method and income method. At sabi ko nga, katulad din ng itinuro ko sa prepayments, di ba? Normally, pag mag-a-adjust ka, ilalagay mo lang dun sa debit, kasi debit dito ang hindi normal balance ng liability at saka income, eh. Ilagay mo na agad dun, katulad nito. Di ba? Nasa debit siya. Ito, nasa debit din. Okay. Kaya isang tingin mo pa lang, alam mo na kung anong method ang ginamit sa problem by look, by just merely looking at the adjusting journal entry. Kapag wala siya sa normal balance niya, okay, yun yung method na ginamit. So sa case nito, 'di ba, ng liability method. Okay, assuming hindi ko alam na liability method ito, pero nakita ko yung entry. At nakita ko na ang unearned rental income ay naka-debit. Ang normal balance niya ay credit, tama ba? Ay ano ba ang unearned rental income? Di ba liability? Therefore, liability method ito. Okay? Ay sa dito naman sa income method. Assuming hindi ko alam na income method ito, pero binigyan ako ng entry as of December 31. At nakita ko na ang rental income ay naka-debit, which is ang normal balance naman niya ay naka-credit, tama ba? Therefore, ang rental income ay income. Kaya siya ay income method. Yan. So isa yun sa mga technique na by just merely looking at the entry, alam mo na kung anong method ang ginamit. Yan. At ang lagi kong sinasabi, kung alin yung wala sa normal balance niya, yun yung method na ginamit. Okay, so I hope naturuan kita ng technique dito sa portion na ito. Ngayon, syempre, para mas tumibay yung iyong knowledge and concept, pagpapakita tayo ng mga sample problem sa mga susunod na slide. Okay? Okay, so punta na tayo dun sa mga susunod na slide na problem solving samples natin. Yan, okay. Ganun pa rin ang ating atake. Okay, calendar period tayo. So lahat ng adjustment gagawin ng December 31. Okay, at i-analyze natin ito, i-dissect natin. Okay, so sabi dito, a tenant, diba, yung umuupa daw sa'yo, ay nagbabayad ng monthly rental na 3,000 per month. Tapos, okay, on the 15th of each month. Yan. Okay? Tapos, nakalagay dito, rent income is credited. Eh, ano ba ang rent income? Diba? Income siya. Therefore, pinapakita dito sa problem na ang ginamit niyang na method ay income method. Okay? Para ko patunayan na income method siya. Okay? Nagbayad daw siya ng December 15 kasi every 15 of the month, di ba? So i-record natin yan December 15. By the way, hindi pa ito yung adjusting entry ha. Ito yung nangyari lang nung December 15. I-record natin. So naka-receive ka ng pera nung panahong yun. Di ba? Magkano na-receive mo? 3,000. Okay. And then syempre, dahil income method ang ginamit, tinreat mo siya as rental income na kaagad. Kaya nga income method ang ginamit. Okay. Ang tanong, okay, as of December 31 or end of the accounting period, yan ba ay rental income ba talaga 3,000 o dapat kalahati lang? Okay? Bakit kalahati lang? Pakita natin ang timeline natin. 'Di ba? This is December 1, December 15, December 31. Kailan ka daw naka-receive ng bayad? Nung ika-15, 'di ba? Tama ba ako? Okay, naka-receive ka rito ng 3,000. Okay, na good for month 'yan. Eh ngayon, 15 or actually 16 to 31, kalahati lang yun. Ibig sabihin, meron pang natitirang portion na hanggang 14 ng January. Okay, or 15 ng January, 2022. Yan. Okay. So, dito, dapat ang ire-record mo lang na revenue ay 1,500 at yung remaining na kalahati na 1,500 ay sa 2022 na. Eh, ang tinatanong sa'yo, ang cut-off natin, December 31. Okay. Kaya dapat ma-adjust yung amount ng rental income at ipakita yung portion na hindi mo pa na-earn, which is yung kalahati. Kaya nga, kung lalagyan natin yan ng journal entry, okay, ang ipapakita natin dito sa portion na to ay yung hindi mo pa okay, na-earn. Kaya nga, kung dito nag-credit tayo ng rental income, dito i-debit natin. I-debit natin siya. Okay? Magkano? 1,500. Diba? And then ipapakita na natin yung earned portion or yung unearned portion. Okay? So, unearned rental income 1,500. Okay?
At kahit hindi ko na ito iti account, actually, kitang-kita mo naman na dyan. Okay? Na from December 15 going to December 31. Okay? Oops, wala. Okay? Kakalahati pa lang talaga ang rental income mo dyan. Okay? At yung kalahati ay hindi mo pa na-earn at madadala mo sa next accounting period. Okay? Siyempre, for the purpose ng maging clear at makita na ganun ba talaga, okay, ipakita natin sa T-account. Ipo-post natin siya. Katulad nung ginagawa natin doon sa prepayments. Okay, so ito yung rental income. Ito naman ay unearned rental income. Okay, so naka-receive ka daw nung December 15 ng cash. Magkano? 3,000. Yan, di ba? And then naka-credit sa rental income, 3,000. Yan, December 15 yan. So yan. Okay, and then as of December 31, syempre mag-a-adjust ka na. So dinebit mo daw ang rental income. Magkano? 1,500. 'Di ba? And then kinredit mo ang unearned rental income na 1,500. Yan. Okay, so to finalize the amount, double rule and double rule. Okay. So, tingnan natin. Okay? Magkano ang na-earn mo na? Tama, 1,500. Magkano ang hindi mo pa na-earn? Yung kalahati, 1,500. Magkano yan lahat? 3,000. Tama ang journal entry mo dito or adjusting journal entry mo dito. Okay? Kung mapapansin mo, di ba nagagawa-gawa ako ng mga timeline-timeline. Yun ay pag-beginner, di ba? Para at least ma-visualize mo, okay? Kahit slowly, at least ma-visualize mo na tama yung nire-record mo at hindi ka basta nanghuhula. Okay? Kaya madali na ha? Kasi kung magaling ka na doon sa prepayments, madali na rin ito kasi ganun din ang atake. Baliktad nga lang. Okay? Next. Ito. 10,000 pesos of service income reported in the trial balance is still unearned. Okay? 10,000 daw ay still unearned. Ibig sabihin nun, ang gustong ipakita ng problem, ipakita mo daw, okay, yung unearned portion, not 10,000. Okay? Diba? 10,000 of the service income reported in the trial balance is still unearned. Actually, okay, hindi rin natin alam dito kung magkano yung na-earn na portion. Kasi hindi naman sinabi sa problem. Ang gusto niya rito, i-adjust mo na daw siya. Okay? Para ipakita ang unearned portion. Yan. So, malinaw na malinaw dito na ang ginamit mo nung panahong yon na nakatanggap ka ng income, okay, ay income method. Kasi sabi, 10,000 of the service income reported in the trial balance is still unearned. Okay, unearned pa. So, ipakita mo daw yung unearned. Kasi ang pinakita mo daw nung dati, nung na-recognize mo lahat service income. Okay, kaya nga, kung mag-i-adjust na natin yan as of December 31, okay, ano daw ang ipapakita mo? Yung unearned portion or unearned service income. So, with debit, service income, adjusting entry na ito ha, okay, magkano? 10,000 pesos, okay, and unearned service income. Okay, 10,000 pesos. Ganyan lang kasimple. Kasi sinasabi sa'yo ng problem, ipakita mo daw kung magkano yung unearned portion. Okay, hindi natin mabalikan yung history dahil hindi naman natin alam kung magkano natanggap niya noon. Okay, basta dito, sinabi lang sa problem, 10,000 ipakita mo, unearned yan. Yan. Kaya, alam natin, income method ang ginamit dito at pinapakita kung magkano na yung unearned portion dito. Yan. So, hindi natin dito magagamit yung T-account natin. Okay? At saka madali lang naman kasi given na talaga. Yan. Okay, punta tayo sa kasunod na problem. Yan. Okay. So dito, naka-receive ka daw ng 18,000 cash advance. Okay? For a contract to provide services in the future. So service unearned service income ang pinag-uusapan natin dito, di ba? The contract required 1-year commitment starting April 1. Yan, okay. Provide in the contract required 1-year commitment started April 1. Okay,
walang sinabi sa problem kung ano ang kinredit niya nung una, nung natanggap mo, o na, anong kinredit mo nung una, nung natanggap mo yung 18,000. Hindi sinabi na kinredit mo siya sa rental income, okay, rental income tuloy, service income, hindi rin sinabi na unearned service income. So kapag silent ang problem, katulad nito, ang assumption natin, okay, ang ginamit dito ay liability method. Kasi conservative, di ba? Ideally, ito naman talaga. Alternative lang naman kasing treatment yung income method. Eh. So sa portion na to, liability method, ang gustong, ang sinasabi ng problem na ginamit mo. Kaya nga, okay, kung ire-record mo yung nangyari noong April 1, April 1 pa lang ha, hindi pa adjusting entry. Okay, naka-receive ka ng cash nung panahong yun. Pagkano na-receive mo? 18,000. Diba? And then, sabi nga natin, tinreat mo siya as liability. So, unearned, okay, service income, kasi service ang sinabi, di ba? Yan, same amount, 18,000 pesos. Okay, ang tanong, okay, ngayong December 31 na mag-a-adjust ka na, ang tanong, okay, lahat ba yan utang pa rin after ilang months, di ba? April, May, June, July, August, September, October, November, December, 9 months, yan ba ay unearned pa rin? Siyempre, meron na diyang portion na na-earn kasi 9 months na yung nakalipas. Okay. And tanong, magkano yun? Okay. So, i-compute natin. At katulad din ng ginawa natin sa prepayments, dadahan-dahanin natin ang pag-compute dito. Okay. Procedural. Magkano nga na-receive mo? 18,000. Oops. Yan. Yung 18,000 pesos, okay, ay good for 1 year. So, i-divide nga natin, i-divide nga natin yan ng 12 months. Okay. Magkano kaya man? 18,000 divided by 12 months, 1.5. Diba? 1.5 per month ang ma-earn mo. Okay, kasi for 1 year. Ngayon, ilang buwan na ba yung nakalipas starting April 1? Okay? April 1 to December 31. And that's 9 months, di ba? 9 months. Okay? So, 1,500 times 9 months. Kita natin. 13,500. Yeah. Okay. So, itong 13,500, ito na yung na-earned mo. Okay? At ngayon, kung 18,000 ang na-receive mo nung una at 13,500 nang na-earn mo, therefore, magkano pa yung hindi mo na-earn na portion? So, 18,000, ima-minus lang natin yung na-earn na portion, meron pang 4,500, okay, na still unearned. Yan. Diba? 13,500 na na-earn kasi 9 months na yung nakalipas. 4,500 yung hindi mo pa na-earn. So, a total of 18,000. Ngayon, kung mag-a-adjust na tayo at dahil ang ginamit nating method dito ay liability method. So, again, dahil in-credit mo siya dito, nung original mo siyang in-entryhan nung April 1, pag in-adjust mo siya, ang ipapakita mo yung na-earn na na-portion. Kaya nga, ang gagawin mo dito, ide-debit mo yan. Unearned service income. Okay? Magkano? Okay. Magkano nga yung na-earn mo na? Diba? 13,500. Okay? And credit service income. 13,500. Ayan. Ngayon, gusto natin patunayan, diba? Kung tama ba na ang earned ay 13,500 at ang earned ay 4,500. Gamitin natin yung T account. Okay, magdagdag tayo dito. Sinagamit na natin itong isang sign. Assuming ito ay cash, ito ay service income, ito ay unearned service income. Yan. Okay, so simulan natin doon sa April 1 pag iti-T account natin. So April 1, naka-receive ka ng cash, di ba? Magkano yun? 18,000. Okay, and then credit to unearned service income. 18,000. Anong date nan? Oops. Balik natin. Napa-forward tayo. Okay. April 1. Yan. Okay. So ngayon, December 31, nag-adjust ka. Dinebit mo yung unearned service income. Okay, 12, 31,
13,500. Okay, and then credit to service income, 13,500. Okay, i-determine na natin yung final amount, double rule. Okay, magkano ang diferensya nito? 13,500 minus 18,000, that's 4,500, tama ba? Okay, ayan. So, pag tinanong kita, okay, magkano ang total na na-receive mong cash? 18,000. Okay, magkano ang na-earn mo na? 13,500. Tama ba sa computation natin dito? Tama. Okay ba? And, pag tinanong kita, magkano na lang yung portion na hindi pa na-earn? 4,500. Ayan na, lumabas sa T-account natin. Okay, so, tama ba na unearned ay 4,500? Tama. Ibig sabihin, tama ang journal entry mo or adjusting journal entry mo. Yan. Okay. So, ito na problem yung naipakita natin. Tatlo lang pala na prepare natin problem dito. Okay. Kasi nga, di ba, simple lang naman itong liability at saka income method na ipinapakita ng deferred revenue. Okay? Ang masalim mo talaga yung prepayments. Kaya nga, yung prepayments, dami mo kasing binabayaran eh. Yun kasi, kaya dumadami yung possible na maging sample problem natin doon, di ba? Ngayon, dito kasi, ang pinag-uusapan lang naman natin dito, yung income na tinatanggap. Kaya nga, kakunti lang din yung sample natin. But, yun nga, at least nakuha mo by showing the examples kung paano gamitin ang income method at saka ang liability method. Okay, kaya thank you very much at sana marami kang natutunan. Ngayon, dahil wala lang ang utang ko dun sa video lecture, yung computation ng bad debts at saka yung computation ng depreciation. Actually, yun, madali lang talaga yun. Okay, kasi yun, may standard entry talaga siya. Okay, hindi ka na malilito. So, I am expecting papanoorin mo rin yan. Okay, so thank you very much and happy learning.